Hi! Welcome sa aming YouTube channel. Salamat for accepting our invitation para mag-subscribe sa channel namin. So if ever hindi ka pa nakakapag-subscribe, make sure to subscribe by clicking the button below. Just click the button, makikita mo dyan sa baba ng video na to. Subscribe! Okay? So marami kayong matututunan dito. As usual, sa mga courses namin, we have great content. So dinisenyo talaga namin to para mas madaling matutunan, madaling maintindihan ng mga fellow Filipinos natin. So, ang iba naming mga videos din na pinapublish sa website namin is pinapublish din namin dito. At saka meron din kami mga videos na sa YouTube channel lang namin pinapublish. So, make sure again to subscribe. Tapos, I will not stress it more enough. But thank you talaga for coming to our email, for clicking through our email and subscribing to our YouTube channel. So, I'm so excited sa lesson natin ngayon because we will be discussing about Facebook ads. So, to tell you honestly, andito ka ngayon, your being here is a direct result of Facebook ads. Siguro one day, nag-scroll ka sa Facebook page mo, sa Facebook wall, and then suddenly may nakita kang andon, free WordPress training, and then na-click mo, and then nag-register ka sa website namin, and then here you are today watching our Facebook ads lesson sa YouTube channel namin. So, we found you, okay? We found you via Facebook. Okay, ganyan ka-powerful lang Facebook. Okay, so, kuha lang ako ng pang-drawing dito. Again, let me stress that, we found you. We found you using Facebook ads. Okay? So, hindi kita kilala. Siguro hindi tayo connected via friends, but here you are today listening to our YouTube channel. So, ganito ka-powerful lang YouTube, ganito ka-powerful lang Facebook ads, kasi marireach mo yung mga tao na hindi mo naturally, normally marireach. Kasi diba pag wala ka namang Facebook advertisement, tsaka ang inaano mo lang is yung followers mo, maybe sa Facebook page mo, may page ka, and then yung mga likers mo. So, yun lang yung makikita mo, and the very sad thing pa kasi, 5% lang, 5% to 10% lang na mga Facebook page followers mo ang makakakita ng mga content mo. Siguro, kunyari may 1,000 Facebook followers ka, siguro makakakita ng mga posts mo nasa around 50 to 100 persons lang makakita ng posts mo. So, it's a bad thing if nagre-rely ka lang sa Facebook page mo. So, it's a good thing kung meron kang 1 million followers. Pero kung wala naman at saka hindi masyadong busy or hindi masyadong engaging yung mga ano mo, yung mga fans mo, so walang mangyayari sa Facebook mo or sa business mo, or if ever you're running a business. So, honestly, to tell you then, because of Facebook ads, kumita ako ng 100,000 plus. Okay? Because of my business. Before Facebook ads, bihirang-bihira yung customers ko. But now, I'm using Facebook ads. I'm not afraid of yung walang customers na pupunta. No, hindi na ako afraid. Ang kulang na lang talaga sa akin ngayon is capital. So, if I have more capital, I can grow my business more. But customers, hindi problema ang customers. I can get customers whenever I want. So, stress nyo yan ha. Get customers whenever you want. Tulad ngayon, I want you to be here. So, andito ka ngayon. It's because of the power of Facebook ads. Okay, so hindi ko na siguro patatagalin. I hope I have convinced you enough na ang lesson na to is very important. Okay, so let's hit. Paano ba ginagamit ang Facebook ads? Okay, so first is titingnan muna natin ang mga example ng Facebook ads. Okay, so discard ko muna to. Punta muna tayo dito. Okay. So, ito yung mga example ng Facebook ads. Punta tayo dito. Facebook ads example. Okay, so 2017. Lagyan natin na 2017 para mas modern. Okay, punta tayo sa images. Okay, ano bang itsura ng Facebook ads? So, view image tayo.
Okay, so another thing is siguro ito. Kailangan makita natin yung sponsored. Okay. Ayun. So, ito. So, ang example ng Facebook ad, siguro may makikita kayo sa newsfeed nyo, may makita kayo ditong sponsored. Okay? So, i-highlight ko siguro itong sponsored na to. Wait lang. Okay. So, kung makikita nyo yung sponsored na yan. So, ito. Nakikita mo yan. It's because ina-advertise yan. At saka, ikaw probably yung isa sa managing target ng advertiser. Okay? So, ngayon naman, I encourage you, huwag kang maging target lang. Dapat ikaw, if ever business owner ka, ikaw ang man-target. Huwag ikaw yung tina-target. Okay? So, kunyari, ano ka, may gusto kang client. Madali mo yan makukuha if ever marunong kang mag-Facebook ads. So, ito yung one of the examples. Makikita mo may images. So, another thing. Siguro, kuha pa tayo ng another example. Okay, so ito yung another example. So, makikita mo naman, may sponsored na naman. Tapos, pwede kang maglagay ng links. And then, dito sa baba, ito na yung makikita mo, may headline. And then, may mga, ano, may mga sub-headline. Okay? So, this is the way to reach the people na hindi mo normally nare-reach. Kunyari, may post ka na very important post about your business or about your service. Tapos, may gusto kang ma-reach na mga tao. So, pwede mo yung gamitin sa through using Facebook ads. Okay. So, ngayon naman, why Facebook ads? Ano ba ang kaibahan? Bakit very revolutionary ang Facebook ads? I can tell you, one of the best, if in fact the very best, marketing tool ngayon is Facebook ads. Okay? So, siguro, ma-stress natin, balik tayo sa slides natin para makapag-drawing ako. Okay, so bakit nga ba revolutionary ang Facebook? Ito lang itatak nyo sa utak nyo. It's because of, ito, targeting. Okay? Targeting. So, ano nga ba yung targeting? Ibig lang sabihin ito, kilala na ni Facebook kung sino yung mga most probably na magiging customer mo. Kilala na ni Facebook lahat. Kasi nga, di ba, pag nagre-register tayo sa Facebook, kinukuha ni Facebook yung pangalan natin, yung name, kinukuha niya yung email address. In fact, yung mga kilala ni Facebook, sino yung mga friends natin? Kilala ng mga Facebook, sino yung family natin? Kilala ng Facebook, sino yung boyfriend, girlfriend natin? Kilala ng Facebook, sino yung ano, saan tayo nagtatrabaho? Anong date yon pag ina-update natin sa Facebook, ha? Okay, so alam rin ni Facebook yung cellphone number natin, CP number. Okay? Tapos, ang pinaka-the best dito is, alam ni Facebook anong hilig mo. Ano yung likes mo? Ano yung likes and interest mo? Alam ni Facebook yan. Paano ka mo nalaman? Paano nga ba nalaman ni Facebook yung likes and interest ko? Well, simple lang. Di ba nga pag nagbabrowse ka sa newsfeed mo, pag may nagustuhan ka, is nilalike mo. Okay, so like. Kung nagustuhan ko yan, click ko lang yung like. And then, browse ako ulit. Tapos kung may ano ako, kung may something topic ako, kung may nakita kang topic na medyo na-trigger ka, or may topic na parang nagustuhan mo, di ba nagko-comment ka? Okay, nagko-comment ka. Ngayon, nare-record ni Facebook yan. So, what happens is, kinokolekta ni Facebook kung saan ka nag-i-interact. Kunyari, ang topic is about politics. So, if ever, lagi kang like ng like ng like about politics, alam ni Facebook, aba, yung taong to, si Kolsky, siguro ito, since like ng about politics, siguro ito, mahilig sa topic na politics. Okay. So, if ever naman ikaw, like ng like ka sa mga picture ng aso, ng puppies. So, alam ni Facebook na ikaw is mahilig sa puppies. Kunyari, ikaw is mahilig sa, sabihin na lang natin Game of Thrones. Nagko-comment ka, nag-join ka sa mga GOT na mga fan pages. Ibig sabihin,
nasa isip ni Facebook, nasa algorithm ni Facebook na, okay, i-mark natin, this person is mahilig sa Game of Thrones. Ngayon, dito na maglalaro si targeting. Okay. Dito na ngayon, papasok si targeting. So, since alam ni Facebook ano yung likes and dislikes mo, nire-record niya yun sa database niya. Ngayon, here comes our marketers. Okay, so, kinlear ko lang. So, here comes the marketers. Sino nga ba yung mga marketers? Sila yung mga gumagamit ng Facebook ads. Marketers. Okay. Sila yung gumagamit ng mga Facebook ads. Ako, marketer ako. Gumagamit ako ng Facebook ads. So, sino pa bang ano, mga nakikita mo dyan? Siguro si Nike, si yung mga big brands, si Coke, or ano, mga marketers. Basta lahat ng gumagamit ng Facebook ads. Sila ang mga tinatawag na FB marketers or Facebook marketers. Okay. So, these are one of the ways para maging Facebook marketer and one of the very best effective. So, wag lang yung papost-post ka lang sa group. Pupunta ka sa ibang page and then ipopost mo yung content mo. It's good. But it will not reach your users or your target audience as much as Facebook ads. So, ngayon naman, ano naman ang role ni marketers? Ngayon naman, si marketers is pupunta siya sa Facebook ads. Tapos, gagawa siya ng Facebook ads. Tapos, sasabihin niya kay Facebook, kailangan ko ng mga tao na mahilig sa dogs, okay? Kasi, kunyari, ang marketer na to is a dog, ano, nagbebenta siya ng mga aso, okay? So, nagbebenta siya ng mga aso. So, sino bang bibili sa mga ano niya? Sino bang bibili sa product niya? Siyempre, ang bibili sa product niya is ang mga dog lovers. Okay. So, ngayon, si Facebook, kilala ni Facebook sino yung mga dog lovers. Alam ba kung gano'ng karami ang ano, users ni Facebook ngayon? Okay, so ipapakita ko lang tong image na to. So, as of June 2017, ha, Facebook has an active user of 2 billion. Okay? 2 billion active users. Okay, gano ba karaming tao yun? In fact, that is 1/3 ng total na population sa buong mundo. Almost 1/3. Okay? So, ibig sabihin, in every 3 persons dito sa buong mundo, gumagamit na ng Facebook. Siguro yung ano, in fact, in every, sino bang kilala mo din tao na walang Facebook? Halos lahat, kahit mama ko meron na, kahit lola ko meron na. Siguro sa'yo din, buong pamilya niyo meron na. Mostly sa Pilipinas, di ba tayo tinatawag na social media capital of the world? Meaning, halos lahat ng tao dito sa Pilipinas, kahit nga siguro, basurero na may cellphone, may Facebook na yan. Tatay ko, 70, may Facebook na, marunong mag-Facebook. So, that is, ganun ka potential na makakita tayo ng mga customers via Facebook kasi sa sobrang dami ng users ng Facebook. Okay, so balik tayo sa ano natin, sa slides. So, 2 billion active subscribers. And kilala ni Facebook, sa 2 billion na yon kung ilan or sino-sino yung mga dog lovers. Ngayon, ipapakita ni Facebook yung mga ano, yung advertisement mo. Kunyari, mag-a-advertisement ka, I sell dogs. Ngayon, yung post mo na yan, ipapakita ni Facebook sa mga dog lovers. Eh, syempre, ang mga dog lovers, hilig ang mga aso. Hilig nila yung mga aso. Syempre, most probably, bibilhin nila or magiging interesado sila kung ano yung pinopost mo. Kung ano yung gusto mong, eto. Kung ano yung content mo or ano yung product mo. Hindi yan ipapakita ni Facebook sa mga taong strictly cat lovers. Yung mga dog haters, hindi yan ipapakita ni Facebook sa kanila. Kasi kilala ni Facebook kung sino yung mostly or most probably na bibili sa product mo. Okay, so dyan papasok. Yun ang advantages pa sa mga FB marketers kasi kaya nilang mag-target.
Okay, so why don't you take that advantage? Why not be a marketer? Kayang-kaya mo rin yan. Siguro iniisip mo, mahal siguro yung Facebook. Mahal kaya? Magkano yun? Magkano in pesos yung Facebook? Don't worry, you can advertise with Facebook as much as 40 pesos per day. Saan makakarating yung, yung 40 pesos mo? Malayo nang mararating ng 40 pesos mo. 40 pesos per day lang makakapag-advertise ka na via Facebook advertising. Okay, so siguro let's dig in deeper na. Punta na tayo kung paano actually gumawa ng Facebook advertisement account. Tapos, paano gamitin yun? Okay, so gumawa ako ng Facebook profile. Basically, para lang talaga sa ano na to, para sa lessons natin. Okay, so close ko muna to. Ito yung mga search natin. Okay, so first again is you just go to business.facebook.com. So kahit wala na yung overview, ganyan lang. Okay, so what you're going to do is, ganito pala muna. Kailangan mo pala munang mag-login sa Facebook account mo. Okay, punta ka muna pala sa Facebook account mo. Okay, andito na ako sa Facebook account ko. So try ko munang, para from the start talaga, parang from completely flat from the top. Okay, so mag-login muna tayo. Password and then login. Pag nakapasok na tayo sa Facebook natin, okay, so yun, andito na tayo sa Facebook account. So, automatic, pag pumunta tayo sa business.facebook.com, pwede na tayong mag-create account. Okay, so create account tayo. Okay, so punta tayo sa business name. Ano bang gusto mong business name? With the business manager account, you can assign roles and assign the business. So, ano bang business name na sabihin natin? Kolsky testing. Kasi mahilig tayo sa testing lang naman. So, testing lang naman to. And then, hit continue. And then, ano yung business email mo? So, kolskytest@gmail.com. Then, finish. Okay, wait lang natin hanggang mag-load. Okay, so congratulations. We have just created our first business account. Okay, so I tell you ha, dapat business account yung gawin mo, wag personal account. Kasi pag inano mo dito, meron tayong tinatawag na personal account, tsaka business account. Yung itong parang may ano dito, yung may case, anong tawag yun, parang case bag casing, yung icon na yan, yun yung business account mo. Pag profile picture mo naman, ito, usually, ito yung your personal account, yun, dyan yung profile picture mo. So, we discourage using personal account. Again, I reiterate, dinidiscourage namin using personal account. Kailangan mong gamitan ang business account. Kasi, mahihirapan ka rin gumawa ng ads kasi mostly ng ads mo, ire-reject ng Facebook if it's not business related. Or if it, yes, if it's business related pala, tapos ang ginagamit mo is yung personal account mo, iano yun ni Facebook. Many of your Facebook ads will be hindi tatanggapin kasi strict sa Facebook. Hindi siya basta-basta nagtatanggap ng Facebook ads. Ini-scan niya yan if yung Facebook ads mo is according ba sa policies nila. So if hindi according sa policies nila, binaban nila or hindi nila pinapalabas yung Facebook ads mo. Sayang lang yung effort mo. Well, hindi ka naman kakautasan. Zero cost naman. Kasi si Facebook is, naniningil lang siya, or sinisingil ka lang niya, based sa nakakakita. Based sa content, or, well, mamaya i-discuss natin. So, basta, fair sa Facebook. Hindi ka niya sisingilin if walang output. Okay? So, first, just go to your business manager. And then, what we are going to do is, gagawa tayo ng, gagawa tayo ng our very first ads. Okay? Punta tayo sa Ads Manager. Okay? Just click Ads Manager. Alright? So, click Ads Manager. So, andito na tayo sa Ads Manager natin. And then, makikita natin dito, add a page to this, add a page to see it here. So, kailangan muna natin gumawa ng Facebook page. So, if ever nakagawa ka na ng Facebook page, pwede mong ilagay dito. So, in this case, wala pa tayong ginagawang Facebook page, gawa muna tayo. So, add a page. Okay, Facebook page name or URL. So, wala pa tayong, hindi pa tayong nakagawa. So, punta tayo sa account natin. Ito yung personal account na bago natin gawa.
what we're going to do is we will make a Facebook page. So, gawin natin, create page lang tayo. Okay, create page. Sabihin natin local business. Kolsky testing. Wag na lang local business. Artist. Yan, kasi artistahin. Okay. So, Kolsky testing. Okay, and then get started. Okay, please select category. So, actor. Kunyari lang. Blogger. Okay, so kayo na bahala. If ever may business. So, if I... Itong sasabihin ko para lang to sa mga walang ano, walang Facebook page. Pero I believe since mahilig ka or nagka-interest ka sa Facebook ads, siguro may business page, may Facebook page ka na. So if ever wala ka pang Facebook page, so if local ano ka, if local businessman, gusto mong sumikat sa area mo or gusto mong yung mga potential buyers mo is around your area lang, I suggest gamitin mo tong gumawa ka ng local business place or business page. Okay, if ever organization ka naman, you're a school or something, itong organization, company, organization or institution yung gawin mo. If ever brand naman, nagbebenta ka ng ano, ng pampaputi or nagbebenta ka ng items or clothing, pwedeng brand or product. Okay, if ever naman organization ka, you're aiming for kunyari blood donation drive, mga ganyan. So, pwede kang gumawa ng cause or community. If ever entertainment naman, if ever you are using YouTubes, or if ever you are publishing videos na, ano, na entertaining, or whatever, you are publishing a magazine, pwedeng entertainment. In this case, kunyari, artista tayo, artistahin, or blogger tayo, gagawa tayo ng artist or band or public figure. Okay, so just get started. Okay. So, we are in the process of creating our page. Okay, so meron na tayong Facebook page. Okay, punta tayo sa baba, punta tayo sa, siguro, add photo ko, mamaya na siguro yan. Enough na siguro to. So let's see, tingnan nga natin kung makikita na ba yung ano natin, Facebook page name or URL. So ang Facebook page name natin is Kolsky Testing. Copy lang natin yan, paste natin dito. Okay, so ito yun, Kolsky Testing Blogger, so just click. And then, add page. Okay, and then, okay, so congratulations, naka-add na tayo ng page. Alright, so, punta na tayo ngayon sa Ads Manager. And then, makakapasok na tayo ngayon sa Ads Manager sa Kolsky Testing natin. Ito yun, no? Kolsky Testing, Ads Manager, meron tayong page ID. Pwede na tayong create ad account. Okay, create ad account tayo. Para ito yung ad account na magma-manage or magka-create ng Facebook ano natin, Facebook page natin. So tatlo ang ginawa natin, gumawa tayo ng business manager profile, ito 'yon. And then gumawa tayo ng page and then ngayon naman gagawa tayo ng ad account. Pwede ring ad account. Okay. Account ID Add account na lang. Ayan. So, we are going to create a new account. Add account name is Kolsky. Testing US, currency US dollars. Gawin natin pesos. PHP. Okay, Philippine peso. Create add account. Okay. So, wait. We are loading. Okay. So, meron na tayong add account. Ang add account natin is Kolsky. So, ang currency natin is ginawa nating peso. Alright, so wait for this to update. Okay, so updated na. Kita mo may active campaigns, 0. So total spent is, wala pa tayong ini-spend. So may notification ba tayo? Kolsky testing, okay. Alright, so time na to create our very first ads. Okay, so gagawa na tayo ng first ad natin. Okay, punta tayo sa business manager and then go to ads manager. So, mapupunta tayo sa Ads Manager na section. Okay, so welcome. Andito na tayo sa Ads Manager section. So, first is, please go to Ads Manager to set up a payment method for this account. So, punta tayo sa Ads Manager. Set up tayo ng payment method. Okay, dito sa billing, add payment method lang tayo. Okay, add payment method.
Okay, so kung may credit card ka, lagay mo lang yung credit card mo, or yung kung may PayPal account, lagay natin yung PayPal account, pwede rin. So in this case, gagamitin ko is PayPal, pero I advise dapat credit card talaga yung ilagay natin. Okay? So, siguro hindi ko ilalagay dito yung ano ko, yung credit card. So if ever ikaw gagawa ka na ng ano mo, ilagay mo yung credit card mo. So in this case, hindi ko ilalagay kasi testing lang naman to. Ayoko nang mag-give too much of my credit card information. So siguro PayPal, pwede na rin yung PayPal. Okay, just wait. Ililink ko lang yung PayPal account ko dito. So, ito-turn off ko muna yung ano, subscription na para hindi nyo makita yung PayPal account ko. Okay, so don't worry, ilalagin ko to using my PayPal account. Okay? So, siguro next, mamaya-maya pagkikita nyo, nakapasok na tayo. Okay? So, secret to ha, kaya dyan lang muna kayo. Okay, so I am securely logging in. So, agree and continue para ma-link ko yung ano ko, PayPal account. So, kung wala ka pang PayPal, talo ka na. Gumawa ka ng PayPal account. Very important. Tapos, kung wala kang credit card, paano ka makakapag-Facebook ads? Kumuha ka ng credit card. So, online kasi ito eh. Pag pinasok natin tong online marketing section, importante meron kang online currency. Hindi pwede ang cash dito. Okay, so na-set up na natin. Okay, yay. So, what we are going to do, na-set up na natin yung billing. What we are going to do is balik tayo sa ads manager. Pwede na tayong mag-create ad. Pwede na tayong i-click. Pero gusto kong ipakita yung ano muna, yung ads manager natin. Kasi mostly, dito tayo gagawa. Okay, so, andito tayo sa ads manager. So, wala pa tayong ads. So, what we're going to do is we are going to create an ad. Okay, so may mga guide naman sila dito. Select guided creation or select quick creation. Meron din naman silang ano dito, mga troubleshooting. So, igaguide ko rin naman kayo eh. So, kahit wag na. Close na natin to. Create na tayo agad ng ad. Okay, create an ad. Sige na nga lang, makulit sa Facebook eh. Use existing campaign, create new campaign, okay? Ayoko, pangit dito. Huwag ganyan, cancel. Ads manager. Dito talaga pupunta eh, no? So, add, switch to guided creation. Yan, sorry ah. So, dito pala dapat tayo pupunta sa guided creation. Okay, so andito tayo. I-explain ko muna to. Okay, so merong awareness, merong consideration, merong conversion. Okay, so i-discuss ko muna yung level na to. Okay, so tandaan lang muna natin ha. Awareness, consideration, and conversion. So, ito kasi ginagamit to ni Facebook. Ito yung ano niya, parang sales funnel ni Facebook. So, explain ko yung sales funnel natin ha. Wait lang. Dito na tayo. Explain natin yung what is sales funnel. So, basically, ang sales funnel is ganito. So, meron tayong parang, alam mo yung ano, parang funnel. Ano ba yung funnel sa Tagalog? Sorry ah. Funnel in Tagalog. Wait lang. Ni-research ko talaga sa Google. So, imbudo. Imbudo pala. Sorry, nakalimutan ko. So, funnel, from the word funnel, okay. Yan muna natin ilagay. Ganyan na muna. Tapos ito, pangalanan natin, awareness. Awareness. Ito, ilagay natin, consideration. Ito naman, ilagay natin as conversion. Okay. So, ito yung nakita natin kanina dun sa taas. Ay, dun sa nung pumunta tayo sa ano. Pumunta tayo sa, nung pumunta tayo sa Facebook Ads Manager. Okay, siguro kailangan ko mag-paste dito ng ano. Ng, kuha lang ako dito ng ano. Funnel picture. Kuha ko ng funnel picture. Ayan, ito, maganda siguro to. Ilalagay ko lang ito dun ha. Copy image. Lagay natin dito. Okay. Yan.
So, meron tayong funnel na totoong funnel. Meron din tayong ditong sales funnel. Okay, so di ba nga, marami ang nila pumapasok dito sa loob. Full screen ko lang and then gagamit ako ng highlighter. Okay. So, di ba nga, marami ang pumapasok dito. Marami dito, marami, marami, marami. Pero ang lumalabas, konti na lang. Okay? So, same is true. Ganun din tayo sa customers natin. Okay? Siguro maraming mga tao dito. Okay, may mga tao dyan. May mga tao dyan. May mga tao. May mga tao. May mga tao. Yan. Ito yung mga target audience natin. Okay? So, ang awareness, hindi pa yan bibili ng product mo. Parang nagiging aware pa lang sila kung sino ka. Hindi pa nila alam na kailangan pala nila yun. Kasi nga, di ba, ang Facebook, normally, ginagamit natin yan for social purposes, di ba? Ginagamit natin ng Facebook para makichismis, para mag-post kung ano na nangyayari sa buhay natin, para makikuha ng balita. Hindi natin primarily ginagamit ang Facebook para bumili. Okay? Di ba? Hindi natin ginagamit yung Facebook primarily para bumili. Ginagawa natin yan sa ano? Sa Google search. Sa Google search. Kung kunyari gusto nating may problema tayo tapos gusto nating masolve, di ba ginugoogle natin? Pero sa Facebook, nang-stock tayo dyan sa mga stalkers dyan. O kaya, sa Facebook, yun nga, kung gusto nating malaman status ng family member natin, dun tayo pumupunta. So, ang point is, Facebook is a social platform. It is not a buying platform. It is not a marketing platform. So, mas kailangan aware muna yung mga tao hindi directly yung mga tao na makakaano sa mga products. So, dapat may different approach tayo. So, yun yung tinatawag na awareness approach. If gusto mo nang yung mga tao na ma-aware sa product mo, ang gagamitin mo is yung awareness na approach. Okay, saan ba yung awareness na approach dito? Yun, papakita na siguro natin mamaya, pero mag-concentrate muna tayo dito. Ito naman consideration, sa consideration funnel naman, is ito yung mga tao na aware na sa problema nila. Uy, kailangan ko nga yun. Uy, inggit ako dun. Parang gusto ko rin yun. Uy, parang gusto kong kumain dyan sa restaurant na yan. Kunyari, restaurant yung business mo, tapos gusto mong makakuha ng customers, tapos eto, sa consideration, yung mga tao dito na nakakita ng ads mo, okay, by the way, ads tong pinag-uusapan natin, ha, yung kung sino yung mga tao na pinapakitaan ng ads. Okay, itong awareness na ads, ang ads mo, ipinapakita sa mga tao na gusto mong ipa-aware or wala pang kaalam-alam sa product mo. Whereas sa consideration naman, pinapakita to sa mga taong aware na sila, tapos kaso nga lang undecided pa sila kung bibili ba. Undecided pa. Okay? So, pinapakita yan ni Facebook sa mga taong medyo nakakita na pero hindi pa talaga undecided pa kung bibili ba or hindi. So, yun yung consideration na section. So, makikita natin yan sa ads manager natin. Ito naman conversion, ito yung mga taong talagang bibili na. Talagang pupunta na sa restaurant mo. Dito na pupunta yan. Okay. Ito na yung mga taong na talagang target natin. Ito yung, dito tayo kikita. Okay. Andito yung pera sa conversion. Okay. Kasi ito yung mga customers mo. Ito yung mga direct customers. Itong nasa awareness, hindi mo customers yan. Possible customers pa lang. Sa consideration naman, hindi mo pa rin customers yan. Pero, at least, malapit mo nang maging customer. Medyo nag-warm up na sa business mo. Sa conversion naman, aba, kumita ka na. Kasi naging customer mo na sila. Okay? So, ikaw, saan mo gusto? Gamitin ba yung awareness? Or consideration? Or conversion? Kung ako sa'yo, gamitin natin yung conversion kasi ipapakita ni Facebook sa mga taong talagang bibili ng product
or very interested sa product mo. So, very advantageous yung conversion. Pero, yun. Kunyari, malaking kumpanya, tapos gusto mo pang ano, gusto mo pang mas aware or mas ipagpatibay yung brand mo. Example, si Coke. Di ba sikat na si Coke? Pero bakit nag-advertisement pa rin si Coke? Kasi gusto ni Coke maging stable or maging top of the game. Maging top or maging number one sa market. That's why kailangan mo ng awareness. Yung mga tao maging aware na, uy, matibay talaga tong si Coke or sino bang ano mo. Kunyari, ang brand ko is si Kolsky. Matibay talaga tong si Kolsky. Maraming nakakaano. Pero actually, hindi ko naman ginagamit talaga tong awareness kasi hindi naman ako malaking brand. Maliit lang ako. So, consideration naman, kunyari gusto mo ng ano, ng sa page mo gusto mo ng growth, gusto mong dumami yung likers mo sa page, gusto mong dumami yung followers mo, or kukuha ka ng leads. Yan. So, pwede kang gumamit ng consideration. Pero kung gusto mo talaga ng customers or talagang mahilig bumili or talagang yun yung target mo, conversion yung gagamitin mo. Okay, so I hope I explained that well. So, balik na tayo sa Facebook Manager natin. Okay, so dito tayo sa Facebook Ads Manager natin. Ayun, na-explain ko na yung awareness, na-explain ko na yung consideration, na-explain ko na kung ano yung conversion. Okay, sa awareness, meron tayong dalawa. Merong brand awareness, meron ding reach. Okay, so tingnan mo dito sa brand awareness, ha? Increase awareness for your brand by reaching people who are more likely to be interested in it. So, ibig sabihin, ipapakita kung ito yung awareness, kung awareness ang objective mo, ipapakita ni Facebook to sa mga tao na interested lang sa brand mo or most likely na magiging interested. Okay? Most likely interested. So, posibleng hindi pa sila interested, pero most likely, pwede mo silang i-convert. Pwede mo silang maging interested sa product mo. Okay, so ito namang reach. Explain natin itong reach. Show your ad to the maximum number of people. Okay, ito naman, kahit sino, ipapakita nila yan. Either mahilig sila sa ads mo or hindi. Ipapakita nila yan sa lahat. Okay, yun yung tinatawag na reach. As much as possible. So, hindi na choose ito. Hindi na pinipili ni Facebook kung sino yan. Basta pinapakita niya na lang yan. Most likely sa mga tao na malapit sa iyo hanggang papunta sa mga tao na hindi mo nare-reach talaga or sa buong Pilipinas. So random to, random pinapakita ni Facebook. Depende sa budget mo. Sa consideration naman, merong 1 2 3 4 5. May apat na types of Facebook. So apat na goals, okay? So ito na muna ang traffic. Okay? So yan, ang traffic naman kasi ang purpose ng traffic is mas marami yung tao na mag-engage or yung Facebook engagement mo. Ano ba yung sinasabi natin ng Facebook engagement? Yun yung likes, yun yung comment, yun yung shares, yun yung reviews, yun yung follow. So, kung kunyari may page ka na gusto mong dumami yung followers mo or yung likers mo or may post ka na gusto mong dumami yung nagla-like ng post mo, ang gamitin mo is traffic. Okay? So sa traffic, again, nasa consideration siya na sales funnel. So don't expect na magiging ano na kagad siya, bibili na kagad siya. Pero most likely, at least mag-warm up siya. So from awareness, kunyari, aware na siya sa brand mo. Tapos gusto mo na siyang parang mas i-convince. So pwede mo yung sabihin na kunyari, nagbebenta ka ng aso. Sabihin mo na, tong asong na to, mabait talaga to. Or tong aso na to, mabango. Or tong aso na to, very active. So, very malambing. Okay. So, dito mo parang susuyuin yung ano mo, yung customer mo. Dito mo sila susuyuin na, uy, mag-warm up ka, bumili ka dito. So, parang ganun. So, that is traffic. If ever naman gagamitin mo to sa vlogs mo, pwede rin. Kung gusto mong dumami yung likes mo, yung reach mo. Or pag nag-post ka ng ano mo, may website ka na may vlog, and then ipopost mo sa Facebook page mo, pwede mong ano ilagay as pwede mong gawing ads, gumawa ka ng ads and then traffic yung ano mo, consideration mo or yung campaign goal mo or marketing objective mo, gawin mong traffic para dumami yung ano, ipakita siya ni Facebook sa mga people na most likely na magla-like sa article mo, people na most likely mag-share sa article mo. So yun yung traffic. Okay? Ayun pala yung engagement. Sorry ah.
page likes, event response offer claims. So dito pala 'yon sa ano, sa traffic. 'Yun, destinations sa websites, apps. Okay. So sorry, naduling ako. So ito pa 'yun na-explain ko kanina sa engagement na 'yon. So sa traffic, destination if ever may website ka na gusto mong doon i-drive from the word traffic. I'm sorry ah, medyo madaling araw na kasi ngayon kaya medyo na ano ako. So sa ang traffic pala, mapupunta siya sa ano, most likely, ibig sabihin kung may website ka tapos gusto mong dumami yung website visitors mo, pwedeng traffic. Or may page ka na gusto mong dumami yung page ano mo, yung gusto mong dumami yung mga taong bumibisita sa page mo, traffic yung gagawin mo. Yung engagement naman, siguro na-explain ko na yan kanina kung ano yung sabihin ng engagement. Okay, so yun namang app installs. Kung may app ka tapos gusto mong maraming ano, kung may ginawa kang app tapos gusto mong i-advertise yung app mo, pwedeng gamitin mo yung app installs. Okay, ipapakita to ni Facebook sa mga tao na most likely is magda-download sa app mo. Ito namang video views. Kunyari, may video ka, may video blog ka. Tapos, gusto mong dumami yung reach ng video mo. O kaya, meron kang marketing product. Tapos, gusto mong ipakita yung marketing product mo sa mga maraming tao. So, pwede mong gamitin video views yung ano mo, marketing objective. Ito namang lead generation. Ito, very powerful. Ginagamit ko rin to. Kasi naman, sa lead generation naman, kunyari, gusto mong kunin yung information ng ano nila, ng gusto mong kunin yung email address, yung name, yung phone number, or gusto mong kumuha ng leads ng mga tao, pwede mong gamitin itong lead generation. Very important to or very essential to, kunyari, real estate, ano ka. Tapos gusto mong kunin yung mga contact numbers ng mga tao na gusto mong, kunyari, possible na gusto mong kumuha ng condos or gusto mong kumuha ng properties. So, pwede yung lead generation yung gawin mo. Okay? Sa conversion naman, dito na talaga. Ito yung lagi kong ginagamit, ang conversion. Kasi sa conversion, ipapakita to ni Facebook sa mga taong talagang bibili na. Okay? So, pwede mo rin gamitin sa retargeting campaign mo. Kunyari, ang first campaign mo is i-aware. Okay? Ita-target mo yung tao na hindi aware sa brand mo. Kunyari, malaki ang budget mo talaga sa advertisement. Kunyari, babudgetan mo siyang 200,000 or 500,000. Pwede yun kung malaking kumpanya, or if ever naman hindi malaking kumpanya, 100,000 is good na, or 50,000, pwede na. Para magawa yung makompleto mo yung sales funnel mo, from awareness to consideration to conversion. Pero ako, hindi naman malaki ang budget ko sa ano, sa advertisement. Few thousands lang, conversion lang ginagamit ko, and nakukuha ko na yung goals ko. Example, ikaw, andito ka na ngayon, nakikinig ka na sa video ko ngayon. Kasi nga, nakuha kita via conversion. Okay? So, ang sinasabi naman natin retargeting is, kunyari, aware na yung mga tao. Tapos, ngayon, yung mga tao na aware na, yung audience mo na yun, na-save mo na. So, ngayon naman, i-retarget mo. Lalagyan mo siya ng consideration. Ita-traffic mo na siya. Or if ever naman, meron ka ng ano, custom audience, or may mga na-save ka na mga tao na interested talaga sa product mo, na bumisita na sa website mo, na bumisita na rin sa Facebook page mo, pwede mo siyang i-retarget ngayon. Kasi nga, nagwa-warm na siya, kaso lang undecided. Uy, undecided pa tang taong to. So, pwede ko siyang i-follow up. So, ito na yung dito na pupunta yung conversion. I-follow up mo ngayon. So, okay. So, ito yung sikreto na sasabihin ko sa inyo. 80% of the sales because of follow up. Okay? Hindi mo kagad kasi mako-convert yung customer mo in the first encounter pa lang, syempre hindi ka pa niyan kilala. Parang yung panliligaw eh. 'Di ba nga? Hindi mo siya mapapasagot at first. Kailangan mo siyang suyuin. Ganun 'yun. So ito yung consideration na 'yon. Sa conversion naman 'yun, if parang sinusuyo or fina-follow up mo na siya. Siguro nakita niya na yung offers mo, nakita niya na yung advantages ng ano mo, ng product mo, or advantages ng restaurant mo, or whatever, kung ano yung niche mo. So, ngayon naman, sa conversion naman, is, fina-follow up mo na siya. Hot traffic na to. Binibigay mo na yung product mo, or parang, mas stronger yung pull ng ano na, ng conversion, kesa sa consideration. Okay, so siguro na-explain ko na yun kanina. So, sa conversion naman, tignan natin, drive valuable actions on your website or app. Kunyari, ang gusto mong action sa website mo is the purchase. Kunyari, meron kang online store.
and then gusto mo ng mga tao na magpo-purchase. So pwede mong gawing ano, objective is ang tao na mag-purchase. So ipapakita ni Facebook yung ano, yung ads mo sa mga tao na nagpo-purchase. Most likely is mag-purchase sa product mo. Okay? So if ever naman meron kang app na talagang magbayad na payment, meron kang payment button doon. So pwede mong gawing target or conversion yung pag yung mga tao is mag fully paid na or makakomplete ng payment. So ililista or alam ni Facebook yung mga tao na posibleng magko-complete payment sa iyo. Then ipapakita ni Facebook yung ads na yon sa mga tao na very high probable na magko-complete payment. Okay, so ganun ka powerful, 'di ba? Ipapakita niya sa customer mo na. Syempre, pag yung tao is very willing to do the complete payment, kita mo na yon. So that is what we call conversion. Ito namang store visits, kunyari ang gusto mo is ano, meron kang local store, tapos gusto mong ma-maximize yung customers mo, 'di ba nga? Pag may local store ka, kunyari nagbebenta ka ng pet ng mga pet supplies or pet shop ka. And then yung niche mo is dogs. So ang dito naman sa store visits, ipapakita to ni Facebook sa mga tao na mga malapit sa store mo, mga tao na mahilig sa aso na malapit sa area mo para makapunta siya sa store mo. Okay, so that's what we call store visits. So more on physical to. Physical people going to your store. Okay, pag sinabi natin brick and mortar store, ibig sabihin physical store, hindi siya online store. So kung meron kang online store, dapat ang gamitin mo is conversion. Kung meron ka namang physical store, dapat ang gamitin mo is store visits. So siguro sa store visits, kunyari meron kang restaurant. Siyempre, gusto mong mag-drive ng traffic sa ano mo, mag-drive ng mga tao or may customers na pupunta talaga at kumain sa restaurant mo. So pwede mong gamitin tong store visits para ipakita ni Facebook yung ads sa mga tao na mahilig or talagang most likely nakakain sa ino-offer mo. Okay, so example, gumawa tayo ng ano? Gawa tayo ng traffic or engagement. Gawa tayo ng engagement na ad ha. And then, i-type natin engagement. So, dito naman, pwede natin ano, pwede ka mamili post engagement, page likes, or event responses. So, sa post engagement, kunyari may post ka, tapos gusto mong maraming mag-like sa post mo, gusto mong maraming mag-comment sa post mo, or mag-share sa post mo, pwede mong gamitin ang post engagement. Kung gusto mo namang page likes, pwede mong i-click yung page likes. Kung gusto mong, kunyari, new ang page mo, tapos gusto mong mag-drive ng page likes sa page mo, pwede mong gamitin ang page likes. Kunyari, may gumagawa ka ng events, gusto mong mas maraming pumunta or ipakita ni Facebook yung ads mo sa mga tao na mahilig sa event na yon sa niche mo. Kunyari, ang niche mo is camping, tapos meron kayong bootcamp or whatever niche na yan. So kung gagawa ka ng event, then pwede mong i-advertise yan and then ipapakita ni Facebook yung event mo sa mga tao na most probably mag-attend. Okay? So in this case, example lang naman, gamitin natin tong post engagement. Or wag na lang siguro post engagement, page likes. Okay, gamitin natin tong page likes. Wag na lang siguro yan kasi actually itong engagement parang boost page lang to eh. Siguro kung nakikita mo sa ano mo pag nagpo-post ka, meron ka makita sa gilid na boost post. Tingnan natin ha. Facebook. Boost post button. Para makita lang natin. Boost post. Ito yun. Ito. View image tayo ah. Para mas makita natin. Okay, so ito yung boost post na yon. So, isa-zoom ka lang. Kung makita mo yan, itong boost post. Okay, so yun yung ano, ang boost post by default. By default kasi yung boost post is, ano yan? By default, it's a campaign. It's an ad na ang campaign objective is engagement. Okay, so traffic. Try natin traffic. Traffic. Continue tayo. Gagawa tayo ng traffic. Okay. Dito naman, mapupunta tayo dito sa ano na to, sa portion na to. So, pwede tayong maglagay ng ad set name. Sabihin natin ano.
Kanina, hindi natin nalagyan ng pangalan yung campaign natin. Sabihin natin, Kowski campaign. Okay, kahit anong pangalan, pwede mo nang ilagay dyan. Ang purpose lang naman ito para hindi ka malito someday pag marami ka nang ginagawang ads. Okay, so ad set name naman is ad set. So parang structure to eh. So ang ad set is dyan, ang loob ng ad set is yung ads. Okay, so ang ads yun yung pinaka-content, bale, ads. And then, parang ang container ng ads is ang ad set. Ang ad set naman is nasa loob ng campaign. Okay, hope na gets niyo yun. Ito, ad, tinan mo yun. Campaign, ad set, ad. Okay, tingnan niyo dun sa gilid. Okay, so, i-drawing ko lang to ha. So, wait lang. Okay, so meron tayong campaign, ad set, tapos meron ding ad. Okay, so parang ganito yung structure nun. Ang ad is nasa loob ng ad set. And then, ang ad set naman is nasa loob ng campaign. Okay? Mas makikita natin yan mamaya pag nakagawa na tayo ng ad. Pero basta ganun yung structure niya. Siguro, magdodrawing ako dito, parang ganun. Ito yung campaign. Sa loob ng campaign, pwede kang may maraming ad set dyan. Okay, kunyari. Ad set 1, ad set 2. Okay. Tapos sa loob naman ng ad set, dyan pwede ka rin maraming ads dyan. Ad 1, ad 2, ad 3, ad meaning advertisement, hindi yung ad na plus minus ha. Ito naman, ad. Yan. So, nakuha niyo yung structure. Ang ad is nasa loob ng ad set. Ang ad sets naman is nasa loob ng campaign. Okay? I hope I made myself clear about that. Okay, so ad set. So, dito naman sa traffic, choose whether you want to drive the traffic. So, enter your destination later. So, kunyari, gusto natin, pwedeng yung traffic natin, pwede natin ilagay sa website natin. Kunyari, may website tayo na gusto natin ipavisit yung mga tao sa website natin, pwedeng gamitin mo is website. Kung gusto naman is app, pwedeng app. Yung app naman, hindi naman natin mostly ginagamit niya. Ito naman, messenger. Kung gusto mo mga tao, gusto mo mag-chat sa'yo, kaya meron kang messenger bot, tapos yung mga tao is gusto mong ipa-chat sa messenger bot mo, or gusto mong ikaw mismo ang mag-reply sa kanila, pwedeng ito. Pero in this case, gagawa lang tayo, website lang, okay? So, baba lang tayo. Dito naman tayo sa targeting, okay? So, dito na, naglalaro. This is what Facebook very great. Kasi sa targeting niya. Okay, so baba tayo. Dito na tayo sa audience, ha. Ide-define na natin. So, this is where the game begins. Or this is where ito yung kailangan mong, really, kailangan mong tutukan. Okay, so ang audience targeting. Kasi sa first campaign mo, wala ka pang custom audience, wala ka pang audience, wala pa lahat. So, ang first na gagawin mong audience is targeted audience. Or interest targeting na muna. Wala pang custom audience, wala pa yan. Hindi ka pa makakagawa niyan kasi wala ka pang data. Kasi bago pa nga yung Facebook campaign or Facebook account mo. So, wala muna yan. So, dito naman sa location, pwede mong ilagay dito kahit saang location. Astig to. So, pwede mong ilagay, kunyari, Makati. Ipakita mo yung Facebook ads mo sa Makati lang. Pwede yan. Yan, Makati, Metro Manila. Ayan. So, yun. Mapapakita lang siya sa Makati lang. Okay? So, pwede mo rin, mag-drop pin ka dyan. Kunyari, hindi mo alam kung saan lugar mo, saan lupalop ng mundo. Pwedeng sa island na yan. Corregidor Island. Ewan ko kung, well, siguro naman, may mga tao na may Facebook dyan. So, i-drop mo yung mo dyan. Yun. So yun, meron ka ng lugar na pwede mong i-drop. Tapos kung masyadong malaki, kita mo pati dagat. Siguro wala namang tao dyan sa dagat na yan. Sayang lang yung space. Pwede mong paliitin yung mileage niya. Yan, tingin mo yan. 1 mile, yan, di ba? Kanina sobrang laki nun. Pero ngayon, pinaliitan natin into 1 mile. Yan, so pwede mong palakihan pa yan. Pwede mong 10 miles, kaso nga lang yung dagat na yun eh. So, 1 mile lang.
within 1 mile, yan. Yun. So, very specific yung locations. So, yung mga taong gumagamit ng Facebook sa area na to, yun yung target mo. Okay? So, hindi lang dun nag-e-end. Kunyari, na-specify mo na yung location. Ang next naman, is specify mo yung age. Kunyari, ang target mo is mga ano, yung mga oldies. So, ang tamaan, huwag magalit. Sasabihin natin ang mga 30 plus. 30 to, siguro 65 plus. Gumagamit na naman ng FB ngayon eh. Pero, lagay lang natin for lessons purposes lang. So, ang target mo, kunyari, 30 to 50. 30 to 50 years old. Kasi siguro sa tingin mo, yan yung mostly na ano, mostly na mag-aano sa'yo, kukuha ng product mo. Well, ini-invite ko kayo, may ginagawa rin akong video. So, mas comprehensive yung tools natin doon kasi explain ko paano gumawa ng ano. Explain ko doon kung paano gumawa ng buyer persona. So, at saka yung mga techniques ko, paano gumamit ng Facebook ads, yung A-B testing, explain ko yun dun. So, I invite you, kunin nyo yung course na yun. So, ang course na yun, just visit, ito, i-visit nyo lang www.coltki.com. I-visit nyo lang tong website na to. Okay, wag dyan. So, kuha tayo sa incognito. So, www.coltki.com, i-search nyo lang. So, go to www.coltki.com and then go to courses. So, makikita nyo sa baba. Okay, makikita nyo tong Modern Marketing Course. So, coming soon pa siya. So, hindi pa siya available ngayon. But I encourage you, take this course kasi hindi lang Facebook marketing yung i-discuss ko dyan. Marami pa, i-discuss ko dyan yung SEO, yung Search Engine Optimization. I-discuss din natin yan. Then yung copywriting, i-discuss din natin. I-discuss din natin yung YouTube marketing. Marami. So, mas detailed to. Mas detailed tong gagawin kong video dito sa yung i-release namin na video dito sa website namin. Okay? So, by the way, we thank you sa mga nag-positive review sa namin, sa Facebook page namin. So, keep it coming, guys. So, it's our encouragement to do more free videos like this one. Diba? So, yung free video na to, very high in content. It's because kayo rin eh. It's because of your positive reviews. Okay? So, if ever you are viewing this on YouTube, subscribe to our page, like also our page, and also, you can drop a positive review sa website namin. Okay? Sa webpage namin. Okay? So, para pumunta sa Facebook page namin, punta lang kayo sa www.facebook.com tapos Coltki Online. Okay? Lagyan nyo lang Coltki Online, then pupunta na kayo sa Facebook page namin. So, this is our Facebook page. So, we are raining with, inuulan kami ng positive reviews because of the content na pinapalabas namin for free. Hindi namin sinisingil. But the content is very informative. Marami kang makukuha. So, just hit the like button, like mo lang. Okay? So, yun. So, balik tayo sa lessons natin, ha? So, side note ko lang yun. Parang advertisement ko na rin. Okay? So, saan nga ba tayo? Andito na tayo. So, balik tayo. If ever may product ka na, kunyari nakakuha ka ng buyer persona, tapos sa tingin mo is itong buyer na to, ito yung profile ng mga taong kunyari bibili sa product ko. Siguro yung sa profiling mo, ang mga 30 to 50 years old, mostly sila yung bibili sa product ko. And then, tingin mo naman, ang mga bibili ng product ko is women. Okay? Siguro yun yung most probably na bibili ng product ko, yung naiisip ko. Okay? Sa language naman, usually I leave it blank. I leave blank mo na lang. I encourage you to leave blank. Okay? So, kung gusto mo namang i-target yung kunyari, explain ko lang, kailan ba natin ginagawa tong tong language nilalagyan. Kunyari, ang target mo is OFW. Okay? Tip to ah. Tip to na binibigay ko sa inyo for free. So, kung kukuha kayo sa course namin, yung complete digital marketing course sa website namin, mas marami pa kayong tip na matututunan. Pero isang tip lang to ha.
Kunyari, ang target nyo is OFW na nagtatrabaho sa Qatar, so i-close nyo lang yan. I-close nyo lang yan, i-close nyo lang yan. Mga Pilipinong nagtatrabaho sa Qatar, kunyari. So i-type nyo dito sa location, Qatar. Okay, Doha, Qatar. Saan na ba yung Doha, Qatar? Yan. Okay, so sa Doha, Qatar, ang target nyo dun is mga Filipino. So, dito sa language, ilagay nyo either English or Filipino. Yun, Filipino. O kaya, Bisaya. Bisayan. Meron kayong Bisaya? Wala ata eh. Sorry ah. Meron kayong Ilonggo? Inexperimentohan ko lang. Wala pala. So, Filipino pala talaga. O kaya, English. Pwede na rin yun. English US. Kasi yung mga Filipino mostly naka-registered as English. Pero kung gusto mo, Filipino lang. Makikita mo, ang tanong mo naman, talaga bang meron makakakita dyan sa Doha, Qatar na yan? Meron. Kita mo to. Itong potential reach. Kita mo yung potential reach na yan? 97,000 people. So, meaning, nakikita na Facebook na meron. May mga tao doon na mga Pilipino na 30 to 50 years old na women na nasa Doha, Qatar. Na nagsasalita ng Filipino. Okay, so yun. Isang tip yun para makatarget ka ng mga nagtatrabaho abroad. Okay? So, yun. Kunyari, yun ang target natin. So, baba lang tayo. Dito naman sa detailed targeting, ito na yun. So, get started. Wag na yan. So, meron tayong demographics, behavior, interests, and behaviors. So, dito nag-ano si Facebook. Dito siya nag-excel among others. Okay? So, basically sa demographics, click mo lang yan. May education, generation, home, life, parents, relationship, work. Okay, so example, education. Kung kunyari ang target mo is yung mga graduate lang. Hindi mo target yung mga hindi nag-graduate. So, pwedeng education level. Kunyari, college graduate. Ang target mo is only the college graduates. So, i-click mo lang tong college graduates. So, kita mo lumiit ka agad. So, kasi siguro sa 94,000 na yon, 44,000 lang yung alam ni Google na college graduates. O kaya, inaro mo pa. So, kunyari, hindi lang college graduate. So, i-click mo lang tong narrow audience para mas maging specific yung audience mo. Ang problema lang naman kasi nito is liliit ng liliit itong ang potential reach mo. Pero basta ang basic guide mo lang itong specific tsaka broad. So, nasa gitna pa tayo, nasa green pa tayo. So, your audience is defined. So, okay pa yan. Pero most advisable yung ano mo, between 500,000 to 1 million. Yun yung advisable na magandang laki ng audience. Pero depende rin naman sa niche. Depende talaga sa niche. Depende sa niche mo talaga. Promise. So, walang ano diyan, walang tama, walang mali na ganyan talaga. Depende lang sa niche mo. So, let's go. So, dito naman, narrow audience tayo. So, kunyari, college grad na mahilig sa... Dito naman tayo. So, di ba, nakapag-demographics na tayo. So, nag-narrow ulit tayo. Kunyari, in this case naman, inarrow pa natin sa interest naman. So, gamitin natin ang... hobbies and activities. O kaya, technology. So, pwedeng hobbies and activities... pwedeng mga tao na wag yan. Pets, kunyari nagbebenta ka ng ano, pet shop ka. Or wag na lang yan. Current events or mahilig sa business industry. Yan. So yung mga ano, mga OFW natin na mga mahilig sa negosyo, yan ang magandang i-target, yan ang magandang i-partner. So, kunyari, about banking or about business, i-click mo lang tong business. Or kunyari, about construction. So, click mo lang tong construction na yan. Okay, so, ang natatarget mo na, so, i-recap lang natin is mga tao na nasa Doha, Qatar. So, hindi lang to mga ano ha, ang natatarget lang natin yung mga Facebook account. Siyempre, kung wala kang Facebook account, hindi ka matatarget. At saka yung itatarget lang ni Facebook is yung mga active users. So, to recap, ang tinatarget natin is yung mga active users ng Facebook na nasa Doha, Qatar, between the age of 30 to 50 na mga women na Filipino. Okay? Tapos, hindi lang doon nagtatapos, tinatarget natin yung mga Filipino na nasa Doha, Qatar na women na 30 to 50 na college grad. At saka hindi lang yun.
not only college grad and mahilig sa business and construction. Tapos hindi pa nag-aano doon, di ba? Parang mas lalang lumiit yung ano natin. So, hindi lang, inorrow further pa natin para mas maging specific. Tapos sa behavior naman, itarget natin dito yung, kunyari, ang kagandahan naman kasi dito sa anniversary, kunyari, nagbebenta ka ng cakes. Siyempre, itatarget mo yung mga tao na, kunyari, malapit na mag-birthday, so i-click mo lang to. Anniversary, yan. Anniversary, yung anniversary nila is malapit na with, 61 or 3 months na lang, anniversary na, pwede mo na silang i-target for now para pag malapit na yung anniversary nila, ikaw na yung maisip nila, ikaw na yung contact nila. Parang ganun lang yung, ano, yung concept. So, digital activities, so pwede rin ganun. Facebook admins, yan. Okay, so yun. So, i-explore nyo na lang. So, Facebook users, 90 days, active, ganyan. Tapos, operating system, pwede rin. So, Facebook access is ginagamit nila, Mac OS, very ano. In this case, wag yung digital activities yung gawin natin. So, ang behaviors natin, lagay natin sa, okay, maganda. Purchase behavior, engage shoppers, oh yan. So, sa engage shoppers naman, yung mga talagang nag-shop now, yung ano, yung gumagamit ng mga online yung mga online store like Lazada or Amazon. So, yung nagko-complete registration, sila yon. Sila yung, ano, yung ginagamit sa engaged shoppers. So, ikaw na bahala mag-store, explore. But moreover, this is really an art, the art of targeting. Ikaw ang magde-decide nito kasi depende rin kasi sa buyer persona mo. Okay, so yun. Pwede rin sa connections naman tayo. Sa connections naman, kunyari, Facebook page. So, kunyari, may Facebook page ka na. So, may advantage din naman na i-exclude mo na. Kunyari, exclude people who like your page. Pwede rin ganyan. Kunyari, sa Facebook page mo kasi, pag nag-post ka doon, ang mga likers mo, makakita na sila sa post mo. So, sayang. Kasi, di ba, ang Facebook kasi, binabayaran siya kada pakita. Kunyari, yun, pinapakita mo sa mga tao. So, actually, depende siya. Kunyari, ang campaign mo is to reach yung mga hindi pa nakakita sa post mo kasi gusto mo mas marami ang makakita ng post mo. So, wag mo siyang, ano, exclude mo itong mga tao na nag-like sa page mo kasi makikita rin naman nila yung post mo eh pag pinost mo yun sa page mo. So, ba't ka pa magbabayad sa Facebook para makita nila? Eh, likers natin sila ng Facebook page mo. So, parang double kill. So, hindi necessary. So, pwede mo silang i-exclude para mapakita mo lang talaga yung post mo sa mga tao na hindi mo kayang i-reach. Kasi yung mga likers ng page mo, kayang-kaya mong i-reach yan eh. So, yun. Pero if ever naman, ang advantage naman ito, kunyari, may retargeting ano ka, may retargeting campaign ka na gusto mo talagang ipakita or yung ads mo is pinapakita mo lang sa mga tao na nag-like sa page mo, well, depende sa'yo. So, pwede mo lang i-click dyan and then people who like your page. So, matatarget na siya. So, mamili ka lang dito ng page mo. So, ilagay mo lang dyan yung page mo. Okay. So, ganun lang yan. So, and then you will save this audience para maging reference mo siya next time. So, save this audience. So, Kolsky first audience. O kaya, sabihin natin, Kolsky, lagay mo, mga taong mahilig sa kwan. O, yun. Or aso. Okay, kunyari. So, ito, whatever to, whatever. So, kunyari, mga taong mahilig sa ice cream, mga taong mahilig sa pusa. Para lang ma-distinguish mo yung ano nila, magamit mo siya next time. So, save. Okay. So, nilagyan mo lang siya ng pangalan. Okay. So, yun. Actually, yung audience size natin is, ano, masyadong maliit. Pero anyway, hindi naman tayo gagawa talaga ng campaign. So, ang purpose lang naman ng video na to is to walk you through. I-walk you through sa mga basics ng Facebook page. Ng Facebook, tawag nito, Facebook advertisement. Okay. Punta na tayo sa placement. Sa placements naman, so dito mo mag
pwede kang mamili ng automatic or user defined, i-define mo. So, ibig sabihin ng placements is punta nga tayo sa sa Facebook page natin kasi dito yung placements eh. Okay, punta tayo sa home. Okay. Punta tayo sa yun, ito yung placements. Okay, makikita mo yung gilid, ito yung tinan mo yung sa gilid natin. Okay. So, ito yung tinatawag na, okay, dito sa edit placements ah. So, sa Facebook, ayan, meron tayong tinatawag na feeds, meron tayong instant articles, meron ding stream videos, right column, meron ding suggested videos. So, yun. So, yun, sa feeds, ito yun, sa news feed mo. Ito yun, yung news feed. Ito, yung nakikita mo dyan. Yan yung news feed. Yung malaki dyan, yung pag kunyari pag nag-scroll ka, ito yung madalas makita. Okay, so it's a must na yung mo is andito sa gilid, andito sa andito sa news feed kasi yun yung laging napapansin. Okay? So, pwede rin sa instant articles. Sa instant articles naman, ito yung pwede mong tingnan dyan. Paano ba to? Google tayo. Para makakita tayo ng image na Facebook instant articles images para masapakita natin. So, kung nakikita mo to, yan, ito magandang example to. Okay, so nakikita mo yan ang tinatawag na instant articles. May makita ka dyan yung parang messenger na icon. So yun yung instant articles. So pag kinilik mo, para siyang blog or para siyang news na nasa I think nakita mo na rin yun. I hope nakita mo na para mas makarelate ka. Okay? So ito naman, meron tayong stream video. So stream videos naman isn't available with traffic objective. So stream videos, search natin. In-stream videos, Facebook, in-stream videos. Okay. Okay, so ito yun. Yung mga videos na nakikita mo dyan sa sa Facebook mo. Ito yung mga examples. Okay? Yung sa dito sa wall mo or sa feed mo na may videos na may makikita ka dyan. Yun. So, mostly, itong in-stream videos, ginagamit ito pag video views yung yung campaign mo. Sa right column naman, from the word right, ito yun. This one. Ito yung right column, maliit. So, mas smaller siya, hindi siya masyadong pansin, pero may effect, depende rin talaga sa depende rin talaga sa objective mo. Okay, so, many of the effective rin naman to. Right column na to. So, suggested videos. So, this placement isn't available pag sa traffic objective ka. So, pwede rin Instagram. Yan. Kung gusto mo i-connect sa Instagram, audience network. Okay. Sa Messenger, kung meron kang Messenger bot. Okay. So, yun. Pero ang recommended talaga is ang recommended is automatic placements. Si pag sinabi nating automatic placements, si Facebook na ang bahalang mag-decide kung saan niya ilalagay yung advertisement mo. Yung advertisement mo pwede niyang ilagay sa news feed, pwede niyang ilagay sa right column, sa right section, sa sidebar, pwede niyang ilagay sa basta kahit saan. Si Facebook nang bahala diyan. Kasi kunyari naobserbahan ni Facebook na, si certain person A, mas napapansin ni certain person A ang right sidebar ito. So, yung Facebook ads mo, ipapakita ni Facebook dito sa right side. Kasi depende sa first person yun, or depende sa kanino pinapakita ni Facebook yung yung ads mo. So, recommended to. Okay? Ads your ads will automatically be shown to your audience in the places they'll likely to perform best. Okay? So, ganun yun. So, depende na kay Facebook. So, I recommend automatic placement. Pero ikaw, kung gusto mong, kunyari, meron ka ng
mas advanced na kasi to, itong edit placements. Mas advanced na to. So kunyari, nakita mo sa campaign mo, sa analytics ng campaign mo na mahina ang ano mo, mahina ang ads mo dito sa ano, nasa right sidebar. Mahina ang ads mo diyan. So pwede mong i-turn off. Or pwede kang gumawa ng bagong campaign na hindi na included ang ano, ang nasa right sidebar. So more on optimization na pag gumagamit ka na ng edit placements, pag ini-edit mo na to. So, more on this later. Or, well, hindi ko masyadong i-discuss dito sa article na to, but on my video sa course ko, is i-discuss ko to. Okay, so dito naman tayo sa budget and schedule. So, dito na tayo na i-stumble yung iba kasi namamahalan. Isipin mo, daily budget 800, magkano per month niyan? So, 30,000 almost. Sobrang laki. So, 80% ng 30,000, magkano ba? 25,000? Mga ganun. I just don't know. Estimate ko lang yun. Maraming hindi makaka-afford nito. Pero, good news is, sa Facebook, tinatanggap niya kahit 40 pesos a day lang. Yan, no? Tinatanggap niya. So, wag ka lang bababa sa 40 pesos a day. Lagi natin 39. Oops, tinawa. Mag-ano siya, mag-alarm. The budget for this ad set must be at least 40 pesos. Okay, so ito yung minimum. So sa 40 lang, 'di ba? I think affordable na 'to sa 40 pesos a day. So, well, estimate lang naman 'to. Minsan mas bababa pa by experience, minsan bumababa pa sa 40 yung ano gastos mo eh. Depende lang talaga. So, run my ad set continuously starting today. So ganun 'yun. Kung gusto mong schedule, may start date and end date, pwede rin 'yun. So, very good 'to kunyari. Ang budget mo is 40 lang talaga. Ang budget mo is 400 pesos. Tapos kailangan mo siyang i-run ng 40 pesos a day. So, i-run mo siya for 10 days. So, for 30 days, 400 pesos lang yung budget ko. So, ano bang date ngayon? So, i-run mo lang siya from 10 days. Ano ba? Today is 17, 27. So, yun. October pala, sorry. So, dapat September. Ayun, 400 pesos lang. So, your ads will run for 10 days. You'll spend no more than 400 pesos. So, yun yung pangako ni Facebook sa'yo. Okay? I-highlight ko ah. Yan ang pangako ni Facebook sa'yo. You'll spend no more than 400 pesos. Actually, ikaw ang may power dito sa budget mo. So, depende lang kung magkano yung gagastusin. So, hindi nakukuha sa Facebook ng, ano, ng above pa sa gusto mong or willing mong ibenta or willing mong gastusin. So kunyari willing kang gumastos naman ng ano ng 500 pesos, ilagay, palitan mo lang 50 pesos per day. So yun, ang willing ko lang gastusin is 500 pesos for 10 days. Well, actually ang gagastusin mo, yun lang talaga, minsan mas mababa pa. Okay, yun ang advantage nun. You are in control of your budget. So merong advanced options dito, so pwede ring link clicks. So pag impressions naman, pwede rin unique daily reach. So ito yung unique daily reach, ibig sabihin nito, hindi na ipapakita ni Facebook yung ads mo sa the same person. Kunyari, napakita na ni Facebook yung ads mo sa person A, napakita niya na yun kay John. Kinabukasan, hindi niya na ulit yung ipapakita kay John. Ipapakita niya na yun sa ibang tao para unique everyday. Sa impressions naman, the number of times na ma-deliver to, as many times as possible yung ads. So, quantity talaga ng delivery yung ano sa impressions naman. Sa links naman, i-deliver to ng Facebook sa mga tao na most probably magli-link or magla-like sa ano mo, sa or magki-click sa link mo. Okay? So, link clicks yung gawin natin. So, hide advanced options. So, ganun lang yun. So, continue tayo. So, dito na tayo gagawa ng ad. Okay? So, in this case, gagawa tayo ng single image na ad. So, meron tayong mga optimization dito. Tingnan mo dito sa recommendation na Facebook. Kailangan mo itong sundin. Okay? So, ang recommendation ni Facebook is 1,200 by 628 pixels. So, yun ang limit natin. Yun ang gawin natin. So, basta gawin lang natin itong recommendation.
Recommended image size is 1,200 or ang image ratio niya is 1.91:1. And then, itong ano, and to maximize ad delivery, huwag masyadong maraming text. Kunti lang, konting text lang. Okay, example niyan, yung ads na ginamit ko para i-click, i-link sa inyo. So, yun ang gamitin natin for now. So, ito na tayo. Sa format, meron tayong carousel format. Ano ba yung example ng carousel? Ilo-load dito. Well, mas mabilis pag sa YouTube natin. Ito yung carousel. So, well, sige na nga, dito na nga lang. So, sa carousel format, yun ang gamitin natin. Tapos, mag-a-add tayo ng images. Okay, so select image. Sa image library, wala pa tayong nilagay na image. So, select image lang tayo. Mag-upload tayo. Ang gamitin natin yung mga ginamit ko na dati. Sa mga ads ko na mismo. Okay, so, wait lang. Pupunta ako sa folder. Okay, so, andito na ako sa folder. So, what I'm going to do is, i-upload ko sila lahat. Ilalagay ko sila doon. Marami yun. Okay. So, wait lang tayo hanggang mag-upload to. Ayun, so na-upload na lahat. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, tingnan mo yung image na to. 1,200 by 635. Tingnan mo yung ano. Ano ba yung ano? 1,180. So, dapat square. Ako, mali yung image na nilagay natin. So, dapat square eh. So, tingnan natin. Ano kaya mangyayari pag hindi natin sinunod to? Hindi natin sinunod yung recommendations ni Facebook. What will happen? So, select image. Then, punta sa library. And then, select natin to continue. Tingnan natin ano mangyayari. O, diba? Putol. Putol yung content. Kasi, dapat sundan talaga natin yung recommendation. Dapat square. So, tingnan natin pag nilagay natin yung square na image. Add tayo dito. Change image lang tayo. Tapos sa image library natin, maglagay tayo or mag-upload ako ng image na square. Okay, wait lang. Maghahanap ako ng square na image. Okay, so na-upload ko na. Nakahanap na ako ng square na image. Ah, oh. Wait lang. Facebook not responding. Wait lang. Okay, so pasensya na. Nag-crush yung ano. Nag-crush kanina pero na-restore ko na. So ito yun. Nakakuha na ako ng image na square. So confirm. Tinatanong ang mangyayari sa image na square. Ayun, maganda tingnan. Ito, 776 by 776. So, it's a 1 by 1 na image. So, yun. So, meron tayo dyan. So, kunyari, dito naman, makita nyo dito. Sa carousel to, carousel yung ginagawa natin. So, upload ulit tayo ng image. I-reuse lang natin. O kaya, hanapin na lang, gawin na lang natin yung iba. Pero, gets nyo na dapat gamitin natin square basta sa carousel. Or basta kung ano yung recommended na image ni ano na specs ni Facebook, dapat yun ang gawin natin. Okay, so up to 10, pwede to hanggang 10. So 4 5 6 7 8 9 10. Yan. Hanggang 10, no? So maganda to, kunyari may product ka na ano. Sa isang advertisement mo lang, pwede mo nang i-showcase ang marami mong product. Okay, so maganda to. Kunyari, nagbibenta ka ng fashion. So, pwede mong ibenta yung ano. Pwede mong sa first card mo, dapat ilagay mo dyan yung talagang very eye-catching. Yung talagang the best product mo in town and the very best picture mo available for your product. Sa second naman, ilalagay mo. And then sa third picture mo, sa fourth picture, kahit ano na lang ilalagay ko ha, for the sake of ano lang. Sa fifth picture, maglagay tayo dyan. Okay, continue tayo. Yan. So, tingnan natin, ano ba itong ano? Ano magiging itsura? So, parang magiging ano siya? Okay, add for na, format not supported. Desktop. Yan. So, makikita nyo. Yun. Ito yung carousel. Siguro nakikita nyo na yan. So, meron tayong mga ano, mga many,
many images. So, kagandahan naman ito, sa isang ad mo lang, marami ka nang maano, marami ka nang ma-advertisement, marami ka nang ma-advertise. Okay? So, nakatipid ka in a way. So, pwede mong ilagay sa text mo, sa promotion mo, ilagay mo dito. Dapat sabihin natin, open-minded ka ba? Open-minded ka ba? Kasi ako, hindi. Mga ganun. So, well, no offense sa mga nag-ano sa atin dyan, nag-MLM. Well, it's a great tool. So, kung sa inyo naman, it's very great tool na alam nyo rin yung Facebook kasi mas namamarket nyo yung Facebook ng product nyo through here. So, gusto mo bang pumuti ang kilikili, ang buhok pala, or whatever. Mga ganun. Esensya na. Madaling araw na kasi ngayon, kaya medyo naano na ako. So, stay tuned lang ha. Huwag lang kayong antokin. So, maglagay na lang tayo dyan ng kahit ano. Kahit lorem ipsum na lang. Mag-lorem ipsum nga ako dito. So, dami text na lang munang ilalagay ko ha. So, walang sense lang tong ilalagay ko. Para lang may malagay. Yan. Hanggang dyan lang. O kaya, ito na lahat. Lagay ko na dyan. Yan. Lagay natin na dyan. Okay. So, ganun. So, pwede na kayong magkwento dyan. Kahit anong gusto nyong ikwento sa product nyo. Kwento nyo na dyan. Tapos, sa headline naman, dito na tayo sisipa sa headline. Aba. So, per image, may headline tayo per image. So, it's a great opportunity para makaano. Para makascore. So, dapat makascore tayo dito kasi maraming headline. So, headline 1. Mabango. Mabango. Yeah. Description. Banayad sa kamay. Kayo na bahala dyan. Mag-isip. So, actually, pwede natin gawin to, dapat type form. Type form yung nilalagay natin dito. Pero hindi ko i-discuss dito kasi ang purpose lang dito na video is just to illustrate to you yung mga ano dito, yung mga ads natin, kung paano gamitin. Okay, so destination URL, www.kolski.com. O yan. So pag kinlik nila yung image mo, okay, so pag kinlik nila to, mapupunta sila sa website mo. Okay, so ganun kaganda. So, see more URL. Lagay natin dito. So, kita mo, mabango, banayad sa kamay. So, ganun. So, ito naman. Ang see more URL, lalagay natin dito. Kolski. Tingnan natin saan ito magpapakita. Call to action. Oops. Link should represent a valid URL. Okay. URL. Ayan. Tapos call to action, lagay natin visit us or sign up. Okay? So kung meron kang lead pages, maganda to. Link the required field and continue. HTTP. Ayan. Okay. So, kunyari, meron kang landing page, tapos gusto mo na pag nag-click nila sila sa product para makuha mo yung email address nila, pwedeng ito yung gamitin mo. Okay? So, yun. Sign up. Ayan. See more display link. Lalagay natin dito ang Kolski. So, tingnan natin. Oops. A valid URL pa rin. So, sorry. Ayan. Okay. Itong URL, optional na rin naman to. So, kunyari, URL parameters natin, ID equals 1, tapos, food equals noodles. So, query string na yan. So, depende na yan. Okay, so, yun. Maganda to pag ano, pag alam mo paano gumamit ng query string, matik na pagpunta sa website mo,
may ano na, may data na makukuha. Okay, maganda rin to for tracking pag meron kang Google Analytics. Okay, so mabango, banayad sa kamay, sign up, so ganun. All right. So kita mo automatic nag-update into Kolsky's Classroom kasi nga na-load na ni Facebook tong URL na to. Ayun oh. Preview. Pupunta siya sa Facebook, sa ano natin, sa webpage. Okay, so ready na siguro. Ito namang Facebook Pixel, mas i-indep pa natin yan on the next lessons. So, and then preview, pwede tayong i-preview yung ad. So, save to draft or confirm. Pag kinonfirm nyo, tatakbo na yan. So, wag na muna. I-discuss muna natin yung iba. Ito naman sa, ano naman, kunyari, itong, ang format natin yung single image. So, sa single image, tinan mo, 1,216. Dito na maganda yung ano natin, yung in-upload natin. So, browse library na lang tayo. So, stock images. Tapos, ang gamitin natin. So, ang important to note dito is tinabasahin mo to. Ito. Kaya, paborito ko tong ano eh, single image. Kasi, ang image kasi, mabilis mapansin. So, basta may maganda ka lang or eye-catching na image na mapaparating mo talaga yung message mo, magandang gamitin mo yun. Ang kagandahan pa dito is meron ng automatic na ano, A-B testing din mo. Parang bingong-bingo tayo dito. You can create up to 6 ads at once by uploading multiple images. So, ilang ads yun? 6 na ads without additional payment. Walang additional payment to. So, kahit i-click mo pa itong learn more. Facebook Ads Guide. Eto. So, Facebook News Feed. Ito yung pag sa picture. Okay. Ito yung mga placements na sinasabi natin. Okay. Dito tayo sa engagement. And then, dito tayo sa text post. Ah, sorry. Video photo, Facebook photo post. Yan. So, ito yung mga examples. So, ito yung example ng carousel. Okay. Yan. So, may mga images dito na, ano, I mean, meron mga, ano dito, specs ng mga, kung paano pinapakita yung mga ads natin ng Facebook. Sa right column, ganito kaliit. Pag news feed, ganito. Pag sa desktop view, ganito. Okay? So, well, nawawala na tayo. Actually, basa. Dito sa ano, you can create up to 6 ads by uploading multiple images without, ano to, without additional cost to. Ay, ito pala yung hinahanap ko. Create up to 6 ads with one image each at no extra charge. So, isang image lang, nakagawa ka na ng 6 na ads without. Kung gagawin mo isa-isa yun, di ba ang budget natin is 40 pesos. So, magkano yun? 40 times 6. So, 40 times 6, that is 200... 240? Yes. That is 240 pesos per day. Pero dahil sa single image yung ginamit natin, so, nakagawa tayo ng 6, pero ang binayaran natin, 40 pesos lang. So, nakatipid tayo ng 200 pesos a day. Ganito kaganda ang ano, ang Facebook ads. Kasi hindi ka na mag-A-B testing. Well, ang ano mo, ang budget mo 40 pesos, 6 na ads yung na-create mo. Pero sa ad set, ang cost niya is 40 pesos pa rin. So, kung gano'ng kalaki yung reach ng 40 pesos mo, ganun din kalaki yung reach. Ang kagandahan lang is, meron kang 6 na ads or mare-reference mo or mas makikita mo, alin sa 6 na images yung effective. Makikita mo kung sinong hindi effective, pwede mo nang i-turn off yun. So, browse library tayo. So, click na lang natin yung 6 na images. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Saan na ba yung isa pang hindi nakiklik? Ito na lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, done. Okay, tingnan natin anong output. Ayan. O, diba? Kasi sinunod natin yung ano, sinunod natin yung
recommendations ni Facebook. Okay, tingnan mo yung ano ng image natin, di ba? Maganda. Kuha lahat. Okay. So, to. Next ad. So, dapat ano lang. Okay. Best newsfeed. Ayan. So, ganun. So, sa headline, kayo na bahala. Sa lalagay dito yung website nyo. Kung saan papunta. Kasi nga, ang ginawa natin is traffic. I think traffic yung nilagay natin, hindi engagement. So, yun. So, traffic naman, kagandahan naman ito. Pag nag-kinlik nila itong learn more, huwag natin learn more. Sign up. Pag kinlik nila yung sign up, mapupunta sila sa landing page mo. So, then, makukuha mo na yung email address nila and mga contact details para mas ma-follow up mo sila, yung mga customers mo, or yung mga lead mo next time. Pwede mo silang i-follow up via email, or pwede mong kolektahin yung cellphone number nila or makontakt mo. Pwede ganun. Okay, so, ito yung ibang images. Yun, maganda siyang tingnan. Ganyan. This right up, ganun yung itsura. Okay, so, kagandahan kasi dito, makikita mo na agad eh. Alright, so, yun. So, makikita nyo, may teknika kung ginamit dito, may arrow pointing dun. So, free WordPress course. Ganun. So, naka-point up dun sa sign up. Okay, so, isa yan sa mga best practices. So, pwede tayong maglagay ng headline dito. Open-minded ka ba? Yan. Tingnan natin yung headline. Ano mangyayari? Yan. So, sa newsfeed link, pwede tayong ilagay yung lorem ipsum dito. Or lorem ipsum. Pwede, mag-ano ka na dito. Ikwento mo na dito yung product mo. So, dito yung chance mo para mas maano yung product mo. Tawag nito, ma-highlight. At saka ma-engganyo yung ano mo, yung pinapakitaan mo ng ads. Ayan. Kwento mo na dyan. So, diskartehan mo na kung paano kumwento. Dapat marketing. Okay. Talagang minamarket mo yung product mo ng maayos. Sa newsfeed, feed link, pwede rin kahit ano na dyan. Pwede rin ganyan. So, display link. Yan, masyadong marami. Actually, dapat dito ilang lines lang. Okay? Visit your website. Okay, ito yan. Please visit our website for more info. Parang ganyan. Okay? Please visit our website. Pwede, di ba? So, display URL naman. Ito ang displayurl.com. Dito tayo sa display link. Ilalagay natin dito na www.kolsky.com. Oops. Sorry. Yan. Okay. Tingnan nyo. Mag-update to. Yan. O, di ba? Okay. So, pwede na. Pwede rin video. So, ganun din yun. So, kayo na lang mag-explore. Video, ganun din. Mag-upload ka lang ng video mo. So, pwede mo nang lagyan ng headline. Pwede mo nang lagyan ng text. Okay. Ito naman, create a looping video. So, yun. Pwede ka mag-select ng 10 images para maka-create ng looping video. Example, paano ba mag-create ng looping video? Add photos ka dito. Tapos, iselect ito. 2, 3, 4, 5, 6. Yan. Iselect natin yan. Tapos, pag kinlik mo yan, play, maglo-loop siya. Okay, pwede mong in duration, pwede mong bilisan, pwede mong bagalan, transition, pwede mong lagyan ng fade, and then yung music, pwede kang makihiram dito ng music. Okay. Okay. Pwede ganyan. Or dito, pwede kang mag-upload ng ano mo, ng sarili mo kung may chosen ka. Energetic, dance. Yan. Okay. Yun yung ano, yun yung choices. So, automatic na. So, yun. So, okay. So, create slideshow. Okay, siguro hindi nyo kita dyan. So, anuhin ko lang yan. Ganun. Wait lang. Okay, eto. May makikita kayo dyan.
create slideshow. So i-click niyo lang yung create slideshow tapos automatic na siyang magge-create. Okay. Yan, wait lang natin hanggang matapos 'to. Wait lang natin. So ganoon. May recommendation dito. Sundin lang natin palagi. Okay, so yun. Tingnan natin ano yung result. Yun. So pag-click natin, yun, may video na tayo, looping video. So dapat yung video nyo utilized sa ano. Kahit walang music is, or kahit walang description is, maganda pa rin siya. Pwede rin kayong voice over dito. Kaya pwede kayong mag-record ng sarili yung video, yun ang ilagay nyo dyan. And then, so yan. After nito, itong collection naman, hindi ko na i-discuss to. That are into full screen mobile. Huwag na yan. Ito na lang kasi ito yung mostly nagagamit. And then, preview tayo. Okay? So, meron dito, the link field is required. Please complete the field to continue. Okay, fix the error. Asan yung link field dito? Wait lang. Dito pala sa taas. Taas. Ayun. Dito natin ilagay yung HTTP, yung link ng website natin, kung saan natin papupuntahin yung customers natin. Okay. Okay, baba tayo. And then, preview. And then, confirm. Okay, pag kinonfirm na natin yan, tatakbo na yung ad. Okay, pero wait lang kasi aanuhin pa yan. I-evaluate pa yan ni Facebook kung papasa ba sa standards nila or hindi. Okay? So, wait lang natin. Ayun. All items confirmed. One ad campaign. Okay, so view details. Yan, nakagawa ka na ng isang ad campaign. Okay? So, di ba sabi ko kanina, meron ka sa ad campaign, may makikita ka doon ito. Ito yung ad campaign mo. Tapos sa loob ng ad campaign, makikita mo yung ad set mo. Tapos sa ad set mo, makikita mo yung mga ads mo. Okay? So, pwede ka rin mag-duplicate dito. So, pwede mong i-duplicate. Okay. Original campaign. Para dumami lang yung ano mo. Pwede ka mag-duplicate dyan. Ilagay mo dito yung ads mo. So, ito yung editor. Pwede ka mag-edit dyan. Daily value, ganun pa rin. Aha. Tapos yung ad mo. I-edit natin yung ads. Imbis na video, ang gamitin natin is image. Create an ad with video. With multiple images. Ad with video carousel. Okay. So, image. Image na lang. So, pwedeng slideshow. Pwedeng ano. Pwedeng yung carousel na ginawa natin. Pwede rin ganun. Okay. Okay, add with image. Hanapin natin yung anim. Okay, ito yon yung ginawa natin. Tapos dito sa images, use different images for, wag na yan. Okay. Okay, wait lang. So, select natin yung image. Then, review draft. Review and draft items. So, pagkatapos niyan, nakagawa ka na ng bagong duplicate and then confirm mo lang. Okay, so nakagawa ka na ng bagong ano, ng bagong ads naman. Kaso nga lang, pending pa to. Okay. Uploading pa. Yun. So, all items confirmed. So, meron ka ng sa isang ad campaign, nakagawa ka ng dalawang ad set. Okay, per ad set, meron tayong isang ad. Alright, ganun yun. Ito naman, yung ad set niya, pag kinlik natin yan, yung isa naman yung i-click mo, iba yung lalabas.
Ito yun. Okay, pending pa siya. Makikita mo dyan. So, thanks for creating your first ad. Okay, thank you to Facebook. So, hanapin natin doon. I mean, antay na lang natin hanggang ma-approve ni Facebook yung ads natin. Okay. So, ganun lang yon. So, that is Facebook ads. Ganun kasimple. So, ano lang, parang run-through lang to. Pero, be careful lang sa mga experiments nyo kasi mahirap din naman kasi magtapon ng pera or magsayang ng pera kasi ang Facebook ads is a paid venture. So, may investment ka dito. So, if hindi ka marunong ng mga techniques sa Facebook, hindi ka marunong mag-optimize ng Facebook nyo, Facebook ads, ang mangyayari niyan, imbis na makagain ka ng customers, imbis hindi mo nakuha yung customers mo at gumastos ka pa. Diba? So, it's better na before nyo gamitin yung Facebook ads, i-learn nyo muna lahat ng pwede nyong i-learn. Pag nakakuha na kayo ng enough knowledge tsaka check tsaka techniques, tsaka na kayo gumawa ng or i-employ yung ads nyo. So, it's better na may mga, sa course ko naman kasi nagagawin, sa course namin, may mga mistakes ako doon na ginawa tulad ng how to, if na-take down yung ad mo, paano mare-restore, if na-take down yung account mo, okay, ilang beses na rin na-take down yung ads ko ilang beses na rin na-take down yung accounts ko, tapos, na-repeat ko lang na-repeat hanggang na-master ko yung Facebook ads, and then, from then on until now, wala pang nagda-down na ads. Ang ginagawa lang is, nagpapasalamat talaga ako sa Facebook ads because of this, gumanda yung business ko. Okay? So, meron na pala akong business na binibenta. Well, hindi ka naman kayo bibentahan. Sasabihin ko lang sa inyo na meron akong business. Tapos, ang testimony ko lang, after using Facebook ads, kumita talaga ako. Hindi ko na problema ngayon talaga ang customers. Actually, ang problema ko ngayon is paano kumuha ng mas maraming product. Kasi hindi ko nasusuplayan ng mga customers ko. Sa sobrang dami nila, hindi ko na sila kayang suplayan. Yun ang problema ko. At yun ang magandang problema. Hindi yung marami kang supply or marami kang materials o marami kang product, hindi mo maibenta. Ayun, problema talaga yun. Okay, pero yung problema na to, once you learn Facebook ads, magiging magandang klaseng problema ang meron ka. Which is, problema mo na paano supplyan yung mga customers mo. In fact, ngayon, maraming tumatawag sa akin ng mga customers ko, "Sir, saan na yung product ganyan? Nakita ko sa ads ganyan." Tapos in fact yung mga nakakuha na ng products ko dati, yung mga referrals, yung mga friends nila, tumatawag na rin sa akin kung gustong kumuha ng product. So ang kagandahan kasi nito, once nag-invest ka kay Facebook, nagre-reward din sa Facebook sa iyo. What we mean by that is yung ads mo kasi pwedeng i-share. Pwedeng i-share ng tao, tapos yung mga friends niya makakakita din sa ads mo. So meron din namang meron tayong tinatawag na natural tsaka paid na natural and paid na exposure or reach. So yung tinatawag nating paid reach, yun yung mga tao na nakuha mo or na-reach mo through Facebook ads. So punta tayo dito. So, duplicate ko lang 'to. Duplicate slide. Oops, sorry. Duplicate slide. Yan. Tapos tanggalin natin 'to para makapag-drawing ako. Kasi gusto kong magsulat . Okay, para naman hindi boring yung discussion natin. Okay, so merong tinatawag na paid reach. Reach na ganito, reach na abot, hindi reach na mayaman. Okay, meron tayong paid reach, meron din tayong organic reach. Okay, so ang kaibahan nito, ang paid reach kasi ito yung mga tao na napakitaan ng Facebook ads mo. Ito yung mga tao na binayaran mo. Binayaran mo si Facebook para ipakita to sa mga tao. Ang organic reach naman is ito yung natural na nakakakita ng post mo. So, if ever meron kang paid na meron kang post dyan, and then, shinare. Shinare ng nakakita kasi ginanahan sa post mo. Tapos, nung na-share na niya, may friend siya. Meron siyang friend. Okay, kunyari, tao yan. Imagine niyo na lang. So, meron siyang friend na nakakita. So, matayan. So, yun, counted yun as organic reach.
So, parang ano siya? Parang bonus. So, actually, ang reach mo talaga is mas marami kaysa sa ano mo. Kaysa sa, di ba sabi, kunyari, si Facebook, sinabi siya na Facebook, possible reach mo is 1,000 people. Pero ang actual niyan is more than 1,000 people yung marireach mo. Yun ang totoo niyan. Pwede kang makareach ng 1,200. Pwede kang makareach ng 1,500. Dahil sa organic reach na tinatawag. Okay? So, ganun si Facebook. Nagbibigay siya ng bonus sa'yo. Nagre-reward siya sa'yo once nag-invest ka sa kanya. So, I think, ano, pagod na rin ako magsalita. More on this, I think marami pa sana akong gusto sabihin, pero inaantok ko talaga ako kasi madaling araw na ngayon. So, thank you for listening sa mahabang-mahabang YouTube video na to. I hope marami kang natutunan. Tapos, I really encourage you, if hindi mo ginawa tong ano, hindi mo talaga ginamit tong Facebook ads na to, sinasabi ko sa'yo, ang dami mong nasayang na customer. Ang dami mong sayang na kinita, na sana kinita mo na sana, pero hindi mo ginawa. So, I mean, this is ano na ngayon, this is the 21st century. So, yung mga adverse, yung mga makalumang klase ng marketing, makalumang klase ng advertisement, itapon nyo na yun. Meron na ngayong tinatawag na online marketing, which is, yun yung trend ngayon. Okay, so, gamitin nyo yung technology na available. Gamitin natin, and then, palaguin natin yung business natin using these technologies. Okay? So, that's it for now. So, stay tuned sa, ano namin, stay tuned sa, more lessons pa namin. And don't forget, please subscribe to our YouTube channel. Okay? Andun lang yung button na yun, subscribe. O kaya, basta nasa baba lang. So, spread the news if meron kayong ano, if you know somebody, if you know someone na ma-appreciate talaga yung ano, yung free na video na to, please notify her, notify him. Just invite him to this YouTube channel, to this YouTube link, and then hit subscribe. So let's subscribe. Mas lalo tayong dumadami, mas marami kaming free videos na gagawin, mas maraming pointers na gagawin. So it's your advantage. Okay? So let's grow together. So welcome to Kolski, and also visit our website www.kolski.com. So marami kaming mga ano, free courses doon. Okay? So hindi maganda spelling. So ganito 'yung ganito spelling ha. Ulitin ko, ulitin ko. Okay, so visit also our website dito sa www.kolzki, kolzky.com. Okay, visit our website and then enroll our courses. Many of our courses are free, so enjoy. Tapos, visit also our Ito, i-illustrate ko sa inyo ang Facebook page namin, www.facebook.com, tapos Kolzky, Kolzky online. Okay, siguro mas makinip, i-illustrate ko na lang sa inyo. Wait lang. Okay, so ganito lang. Go to our website, www.kolzky.com. Okay. Sa website namin, marami kayong makikita doon na courses. Kunyari, gusto mong maging web designer or gusto mong gumawa ng website for free. Kahit ang domain, free. Pati yung ano, hosting, free. So, actually, makakagawa kayo ng website in no time. Okay, so just take this course, enroll now, and then i-check out nyo lang. And then, yun, kakaroon na kayo ng access sa classroom. Okay, dito sa classroom. Sa classroom kasi namin, members area lang to. So, you have to register first. If hindi pa kayo nakaka-register, please register. Okay? Another is go to our www.facebook.com and then, lagay nyo lang Kolzky Online. Okay? Kolzky Online. Click nyo lang. And then, mapupunta kayo sa page namin. So, this is our webpage. So, thank you sa maraming positive reviews. Okay, ito yung mga reviews namin. Very appreciated ko to.
Okay, so yun, dami. So just go to our page and then like, hit like, and then yun. Tapos i-update namin kayo sa mga any new mga updates sa mga namin, sa mga courses and any new videos. Okay? So stay tuned. Thank you again and welcome to kolski.com. So more power and God bless you.